Nagdaos ng voter registration at voter education ang Commission on Elections o COMELEC sa kontrobersyal na sitio kapihan dito sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Plano rin ng COMELEC na maglagay pa nga ng voting precinct sa protected area sa kabila ng utos ng DNR na isara ito. Narito ang aking pampagising na balita. Malapiesta na may kasamang sayawan at tugtugan ang pagsalubong na ginawa sa COMELEC sa sitio kapihan Socorro, Surigao del Norte. Mainit ang pagtanggap ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Ito ay kahit nakakulong pa rin ngayon ang mga dating leader nito dahil sa mga issue umano ng pang-aabuso. Ang pagbisita ng COMELEC ay para sa satellite voter registration. Hindi lamang ito para sa mga bagong botante, kundi maging sa mga magre-reactivate, mag-aayos ang detalye o magpapalipat ng voting precinct. Walang malayo, walang malapit kung ang pinag-uusapan, pagpaparehistro ng mga Pilipino. Kasama rin dito ang pamimigay ng voter certification. Yan ang dahilan kaya pumila ang 40 anyos sa si Jonaline. Gusto kong may voter certification kasi pag pumunta kami ng ibang lugar, meron kami ipapakita na taga Socorro. Bukod sa pagpaparehistro, unang beses ding ipinakita at ipinaliwanag ng COMELEC ang gagamiting automated counting machines sa 2025 elections. Sa kabila naman ng mga kontrobersya, iginiit ng mga miyembro ng SBSI na hindi sila humihiwalay mula sa pamahalaan. Pagmamalaki ng mga taga rito sa sitio kapihan at miyembro ng SBSI, lahat sila ay pawang mga rehistradong botante. Bagamat kumonti na yung bilang ng mga residente rito dahil sa ilang mga bungabana mula sa bundok, target daw ng mga naiwan sa lugar na manatili dito hanggang sa mga susunod pang halalan. Ikinuwento pa nga ni SBSI President Johan Lasala kung gaano kahirap ang sinasakripisyo nila makaboto lamang nitong mga nakaraang halalan. Nag-inabot ng hanggang alas 11 ng gabi yung mga tao nagkapila pa. Hanggang madaling araw yung mga tao naglalakad pauwi dito, umuulan. Dahil dito, pag-aaralan daw ng COMELEC na maglalagay ng sariling voting precinct sa sitio kapihan. Ang tanong, hindi kaya ito taliwas sa utos ng Environment Department na isara ang protected area at policy ng mga naninirahan dito? Ang COMELEC walang pakialam sa ibang issues na yon. Para sa atin... Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5!